Sa pangunguna ni Gene Freaks, inilabas ng mga Game Masters ang Grid Island noong 1987. Sila ang responsable sa operasyon ng laro at nagsisilbing tagapagtupad ng mga patakaran nito. Sinusubaybayan at pinipigilan ang anumang mga intruders na hindi gumagamit ng JoyStation console na makarating sa isla. Ngunit pito lamang ang naipakilala bilang mga Game Masters. Ating susuriin kung sino ang maaaring natitirang apat na GI Game Masters para sa mga letrang S, A, N, at D. Una sa ating listahan ay ang letter S para kay Satos. Si Satos ay isang hunter na nagpatupad ng final phase ng 287 Hunter Exam, kung saan si Gon, Killua, Leorio at Kurapika ay naging mga lisensyadong hunters. Siya ay isang skillful examiner at eksperto sa mga puzzle at mga tricky na sitwasyon na angkop sa pagiging isang game master ng Grid Island. Bilang isang hunter na may mataas na kakayahan sa mga mental challenges at pagtest sa mga kakayahan ng iba, siya ay isang magandang kandidato para sa letrang S. Ang pagkakaroon ni Satos bilang game master ay makakaipon ng higit pang kalaliman sa kanyang karakter at maaaring magpaliwanag kung bakit siya ay biyasa sa paglikha ng mga komplikadong pagsulit. Pangalawa, ang letter A para kay Abengane. Si Abengane ay isang exorcist na nakilala ni Gon at Killua sa Grid Island. Siya ay kilala sa kanyang kakayahan na tanggalin ang mga malakas na curses o nanabilities na nagpapakita ng kanyang mataas na antas at kaalaman at kasanayan sa Nen. Maaaring isa siyang game master na tumututok sa pagdisenyo ng mga quest o challenges na nagtatampok ng mga curse items o sitwasyon na nangangailangan ng exorcism. Ang kanyang malalim na pagkakaintindi sa mga mystical elements ng Nen ay maaaring naging mahalaga sa pagbuo ng ilang partikular na bahagi ng laro. Pangatlo, ang letter N para kay Nobunaga Hazama. Si Nobunaga Hazama ay isang membro ng Phantom Troop na may natatanging kakayahan sa espada at malakas na Nen abilities. Bagamat siya ay kilala bilang isang ruthless killer, ang kanyang strategic mind at loyalty sa kanyang mga kaibigan ay nagpapakita ng isang malalim na karakter. Maaaring isinama siya ni Jing bilang isang game master upang magbigay ng mga challenging combat situation at tactical puzzles. Bilang isa sa mga pinakamalalakas na mandirigma sa serye, si Nobunaga ay maaaring nagambag ng kanyang kaalaman at karanasan upang lumikha ng mga quest na nagtest sa physical at combat abilities ng mga manlalaro. Ang apat, ang letter D para kay Don Freaks. Si Don Freaks ay isang misteryosong karakter na nabanggit lamang sa serye bilang ang ancient ancestor ni Gene Freaks at posibleng may akda ng Journey to the New World. Bagamat wala pang masyadong impormasyon tungkol sa kanya, ang kanyang malawak na kaalaman sa Dark Continent at ang sinaunang sikreto ng mundo ay maaaring ginawa siyang isang perpektong kandidato para maging Game Master. Kung si Don Freaks ay talagang buhay pa at aktibo, maaaring isa siya sa mga pinakamatalino at pinakamainfluensyang hunter sa kasaysayan. Ang kanyang karanasan at kaalaman ay maaaring ginamit ni Jing upang lumikha ng mga pinakakomplikado at rewarding na bahagi ng Grid Island. Ang mga teoreng ito ay nagbibigay ng mas malalim na pagkakaintindi sa kung sino pa ang mga Game Masters ng Grid Island na hindi pa ay pinapakita sa serye. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging kakayahan at kasanayan na nagambag sa paggawa ng laro na nagpapakita ng lawak at lalim ng mundo ng Hunter x Hunter. Ang mga letrang S, A, N, at D ay maaaring magrepresenta ng mga karakter na ito na bawat isa ay may malaking papel sa pagbuo ng isa sa pinakakomplikado na napanabik ng laro sa serye. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.